Sangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang aming Panginoon. At sumayin. Sa Ebanghelyo ay pinakita na Jesus sa isang kwento kung paano nagkaroon ang mga tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, tinatawag niya tayong lahat. Ito rin ang masa pagpapatawad ng Diyos na dapat ibigay natin sa ating kapwa. Iisi na sa buhay pa natin ang mensahe nito. Makakabalik ang pili natin ang ating mga sanapag kayo kami parangap kumanap sa banal ng itinuwa. Inaamin ko sa pamagat na rin ang Diyos. Sa isip, sa bita, sa bawa, at sa ulang. Kaya sila asama ko sa mahal na bilang balik. Sa lahat ng mga merang mga banal at sa inyo ang mga kapatid na ako'y pagalang sa Panginoon na ating Diyos. Kawal tayo ng mga pag-iriyang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kitaas. Thank you.
umiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. At ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuhan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang tao. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang puot at pag-iinit ay dapat ding pamuhilan. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. At ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay umalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, wala ang kakamtang awa. Kung hindi ka natatawag sa iyong kapwa, paano mo hinihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nakikimpin ng galit, sino magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pagpingin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang ipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tina. Ikaw ating kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ginagawa niya ang lahat. Sa bilid ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banalag niya akong magalit, hindi siya nagtatani. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkin. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya na, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siguro po ay marami na kayo narinig at patuloy na
Di tayo sanay na magpatawad. Kaya nahirapan tayong magpatawad. Yung pangyayon na pinayon ni Jesus 70 times. Baka mapinagpunan kayo ng 70. Ano nabis ko? Father, ngayon ay 69 na. Isa ka lang. Susunod, hindi na pwede. Okay. Yung po number 7 para po sa mga Hudyo, that is indefinite number. The complete number. So, yan ang ibig sabihin niya ay kaya sila yung nakapitong ba? Sabi ni Jesus, ay pitong pungulit ko sa ibig sabihin niya rin. Walang katapusan. Walang hanggan. Hindi pwedeng bilangin sa sobrang ng dami. Pag sinabi mo, patawag ka ng 70 ulit pa nito. Ay bahagi yun ang usan ay sa panyaya ni pinapahay ng Pope Kapal na patuloy na pagpapatama. Hindi natatapos na pagpapatama. Sabi nga, mahirap. Ito yung struggle ng bawat mananampalataya. Ang magpatawad. Hayaan niyo po, nagabayan tayo ng unang pagbasa. Pagamat po yung salo ng aming ibanghelyo ngayon, yung ibanghelyo natin na rin ay kahalintulad din po ng misahe ng unang pagbasa sa sulat ni sa aklat ni Propeta Sira. Isa rin naman yung tinutukoy ng kanilang pagyayan. So hindi po bago. Hindi po bago sa bagong tipan yung magpatawad. Pero nang isa kong may kapal na ito ay lalong pagtibayin. Na sana na mas lalo natin may isang akumpara gawa ng ito ay binigyan ng pagpapahalaga ng pagbibigtas ng ating Panginoon sa Kristo. Pero yan namin ang bumalik tayo sa ulang pagpasa. Kamitan po natin sa kapatid ko kaya sila kanong sabi rito. Ang buhok at ang pangingin ay dapat din kamuhian. Yung buhok at pangingin. Yung galing, medyo mas malalim yung ginamit itong buhok. Hindi lamang yung galing, mas malalim sa galing. Mga natagunan na paggalit. Ang puot ay dapat kabuhian. Sino bang gusto magagalit? Gusto niyo ba kayo magagalit? Di ba sinasabi natin galing ito? Ayaw mo magalit? Nakakapuntod ng litin. Nanlalaki ang aming mga litin. Naglalaki ang aming mga mata. So, nagiging tawagin natin ay may tiger eye. Pero, bahagi kayo mas kumisabi natin, ayaw natin magalit. Parang tayo magalit. Kasi sabi mo rito ni Propeta Serapelit, ang sabi ni Propeta Serapelit ay, ang buot at pag-iingit ay dapat din kamuhiya. Ngunit, sa makasalanan, yan ay kapag nasanay tayo magalit, ay nagkakasala tayo. Kapag tayo nagkagalit, nagkakasala tayo. At umisa, kasi nakasanayan na natin ng magalit. Nakasanayan na natin ng magkasala. Alam niyo sa ating kultura natin bilang mga Pilipino, meron tayong isipan na kapag hindi tayo nagalit, hindi tayo susundin. So, yun po siguro yung mabago natin na pwede nating sabihin yung ating ginagawa nang hindi tayo nagagalit. Yung iba naman, sana sumunod tayo kasi may tama. Nang ito'y
Kapag hindi galing, parang paniwala lang. Pero yung panyay na pinamahay ng mong nagagagalit ay yung pagkagali. Yun ay nakasanayan ng mga tao gumagawa ng masama. Anong masama? Hindi isa na po rin niya alin yung pagkagali. At maaaring hindi lang yun. Pero yung panahon ni Jesus na alin, kabuhihan ang buwan. Kabuhihan ang buwan. Huwag magagalit. Bakit ba tayo magagalit? Yung nalabas niya yun yung alin. Kasi hindi tayo nagpapatawad. Kaya tayo nagagalit. Dapat yung pagpapatawad ay palagi natin inihanda. Palagi dapat natin inihanda yung pagpapatawad. Ba't natin palagi dapat inihanda ang pagpapatawad? Balikan natin yung aklat ng propeta sila. Sabi ni propeta sila kay Elit, natatandaan ang Panginoon ang kasalanan bawat tao at ang mapagiganti ay pagigantihan din niya. Ang mapagiganti ay pagigantihan din niya. Na tatandaan ng Diyos ang mga detalye ng ating kasalanan, lalo-lalo na ng alip noong pagkakasala ng hindi pagkapatawad. Kasi po bahagi na kung saan ay pinamanig mo sa atin sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon sa araw na ito. At bahagi rin po na tinadasal natin kapag tayo nagdarasal ng Ama namin na patawarin kami sa mga nagkasala sa amin para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Bakit? Kapag hindi mo pinatawad ang kasalanan ng kapwa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatawad ka, pero hindi ka nakapagpatawad, yung sinasabi ko rin yun, papawihin ng Diyos ang pagpapatawad mo sa iyo. Mawalang, walang bisa yung pagpapatawad niya sa iyo. Kasi bakit? Hindi ka nagpatawad. Precondition ng pagpapatawad. At yun po kung minsan ang patuloy ko ibinabangit lalo-lalo na usap na pinapahiram ko ng San Julio. Meron ka pa mo ang kinasasama ng loob. Meron ka pa mo hindi napapatawad lalo na sa pagpapahiram ng San Julio. Kasi bakit? Kasi baka huling mo nang pag-umpisa nito eh. Tapos hindi ka nang pagpatawad, nag-umpisa naman, pero hindi ka nang pagpapatawad. Hindi ka palatawarin ng Diyos. Kasi ito yung nakita po natin dito. No? Dito sa isang alipin na hindi nakapagbayad. Nung hindi siya nakapagbayad at sinabi ng kanyang kapalipin ay bayaran ang utang ko, hindi niya binayaran. So pinakulong niya. Nung nalaman ng ari, ano ginawa niya? Pinakulong niya rin. Yung hindi nakabayad sa kanya. Kaya po, bahagi yun ang pagkilos na ipinamanin mo sa atin si Ebanghelyo nito. No? Ano po sabi mo na aklat ni Propeta Sira? Kasi ito yung gawin namin pagkabay kasi yung Ebanghelyo sa ulado yun niya. Sabi po ni aklat ni Propeta Sira kaya rin. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, papatawarin ka rin naman. So, yung pong pagpapatawad natin sa mga tao na kasala sa atin, passes natin paralit, mapatawad natin, mapatawad tayo sa ating mga
So hindi mo pwedeng pag-iwalay yung pagpapatawad at ang paghingi ng tama. Ang pagpapatawad at ang paghingi ng tama. Pero hindi ko makita natin alin, na kaya tayo ay handang magpatawad kasi bakit? Pinatawad tayo ng Diyos. Yun po yung bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Kaya ko ba magpatawad? Nahirap magpatawad? Siya nakukuha ng lakas para ako'y magpatawad? Kumaya sinasabi niya ba, hindi naman ako Diyos para ako magpatawad? Saan ka kumuha ngayon ng lakas? Kasi pinatawad ko ng Diyos. Dahil sa pinatawad ko ng Diyos, yun, doon ka humukot ng lakas sa pagpapatawad mo sa iba. Kung naiintindihan mo yung pagpapatawad ng Diyos, dahil kahit anong ginagawa ko, kasalanan ko, patawarin ka ng Diyos. Patawarin ka ng Diyos. Kaya, ito rin, yung magiging pamantayan na kaya ako handang magpatawad kasi pinatawad ako ng Diyos. At bahagi rin po nito natin, bahagi rin po kung mamaya ko sa Salmo Responsory, ang ating sasagot niya rin, ang sabi po natin sa Salmo Responsory na dito rin, Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Sa English, ay medyo medyo may damdamin ang sabi rin ko natin na make our hearts like your hearts. Make our hearts a forgiving heart like your heart. So yun yung pagkaya ng sa may pinapahayag. Ibig sabihin na rin, yung sinasabi, hindi naman ako ng Diyos eh, kaya hindi ako kaya ng patawad. Hindi. Pinatawad ka ng Diyos. Kaya ka wherein, nakakabahagi ka ng pagpapatawad ng Diyos. Yung sinasabi ng iba na ulit, to forgive is to encounter God. Gusto mo mahalan mo ang Diyos? Magpatawad ka. Gusto mo mahalan mo ang Diyos? Humingi ka ng tawad. So, ibig sabihin, nandun ang Diyos sa pagpapatawad at sa paghingi ng kapatawaran. Ang hindi magpatawad at hindi maghingi ng kapatawaran niya rin, also an absence of God. Wala ang Diyos din. Ano ba ang sinabi ni sa aklat ni Propeta Sira? Sabi po rito eh, sabi po rito ay nagtatanim ng galit laban sa kapwa. Pag tumawag sa Panginoon, walang makakamtang haba. Kung hindi ka nakapag sa iyong kapwa, paano mo ihingi ng awa ang iyong kasalanan? So, bahagi ng makusal, pakita po natin na tayo na niya ng Diyos natin ay to experience, maranasan natin yung alin, yung pagpapatawad ng Diyos. At talagang masabi natin na naramdaman natin yung pagpapatawad ng Diyos kasi bakit? At dahil tayo magpatawad sa ating kapwa. Siyempre na lang natin sa lang ng buong kapwa. Sabi nga ako, tayo ay nangihinayang at tawa pa lang tayo ng lakas sa pagpatawad. Pero ang pagkagalingan natin ay rin, ito yung pagpapatawad ng Diyos. Nakita po natin. Tayo nangihisa sa pagpapatawad ng Diyos. At higit na ipinakita ng Diyos, talin, well, ang Diyos lamang ang nagpapatawad na hindi siya
hindi siya nagkasala. Pero nawa, pakita natin natin sa gitna ng ating pagkakasala, ay handa siya magpatawad. At sa gitna ng pagkakasala ng ating kapwa, ay kaya natin patawarin. Ano lang kinakilap? Maramdaman natin na hindi natatapos ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya wala rin ang gano'n eh. Hindi naman sasabihin sa'yo ng parang na, ang dami mo lang masalahin, hindi ka lang pwede patawarin ng Diyos. Hindi. Sana ma-appreciate natin yun. Kasi bakit? Kasi, ganun yung naman yung pagtingin natin sa ibang tao. Ang takay magpatawad sa tao. Ay, patag kinakailang ng disiplina. Iba yung disiplina sa pagpapatawad. Magpatawad ka. Kung gusto mong disiplinahin, disiplinahin mo. Pero hindi mo pwede natin na hindi mo siya patawarin. Bakit? Kasi pinatawad ka ng Diyos. So, saan lahat magagaling ang lakas? Sa pagkapatawad ng Diyos. Diyan sa krus. Diyan sa krus. Pinatawad tayo ng Diyos sa gitna ng ating pagkakasala. Sa gitna ng marami nating pagkakasala. Alam niyo, magpemo ngayon, may maraming tao nagkakasakit. Alam mo tayo nagkakasakit? Nagkakalip tayo ng sama ng loob eh. Ayaw natin magpatawad. Ayaw natin magpatawad. Magpatawad tayo. Kaya inutusin ng Diyos na si Pangas Kalikin na sinasaan ko niya. Ang una nating pinahirapan ay ang sarili natin. At pangalawa, ano? Pinuputol natin yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit pa lang pinuputol natin yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi, it is the power of God that could make you forgive the sin of your brothers and sisters. Tanging sa kapangyarihan ng Diyos lamang ikaw makapagpatawad sa nagkasala sa iyo. Pag hindi ka nagpatawad, para po lang yung sinabi namin, hindi kaya ng Diyos na patawarin. Ikaw. Bakit? Kasi hindi ka nagpatawad eh. Yun ang diadasal natin eh. Patawarin mo kami sa makasalat para ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa akin. E pati, humingi ako lang tawad eh. Ba't hindi ako mapatawad ng Diyos? With this conclusion, yung isang biyaya na ibinigay niya sa atin. Kaya kanyang patawad ng Diyos, pero bakit hindi kanyang mapatawad? Kasi hindi ka rin mapatawad. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid sa lahat ng gawain na lang at upa. Sumasampalataya ako kahit sa Kristo ng isang alam ng Diyos at pangalitan nila. Nagatawa-tawa sa ulan ng Espiritu sa akin. Ipinangalaw ni Santa Maria ng Pilip at pinagpakasakit ng puno sa Pilato. Pinako sa Kus na matayo ng Pilip na nawag sa kaluman ng Amoy Mama. Na may katong araw na buhay na magulit, kumakyat sa namin, malo-lo sa atin, Diyos sa mga
Doon magbubulat para dito doon sa kabubuhay ng mamatay na tao. Sumasang muna tayo at pinagawa sa Diyos, Espiritu Santo, sa manangasimbahan ng Panginoon, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay ng mga banal. Hanap tayo ang pinatawad ng Diyos, kaya inaasahan tayong magpatawad ng lubusan sa aming kapwa. Dumalangin tayo sa Ama na nabubuhay na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad buong pagtitiwala natin sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na maaay sa mga kasalanan ay madating tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukong sanataan ng bansa ay magpagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, extrajudicial killings, pagdarampok ay makatanggap ng hustisya at makalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran ng nagbubula lamang kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Naway pag-irresponsable tayo sa kapagkamit ng salapi o anumang material na bagay at ibahagi ang nararapa sa mga taong lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Naway matuto tayo humingi ng awa sa Diyos para sa ating pagkakasana laban sa sanglilikha na hindi pa natin naaamin hanggang ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Tungayan mo ang iyong bayang sugalan, Panginoong Yesus. Alinan mo ng aming mapagmabigas na puso, ng pusong mapagpatawad at mapagawa, mapagunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala ka rin lakas para magpatawad. Ikaw ang nabubuhay at nag-aari ngayon at ang pagsawa. Amen.
Dalit kayo mga kapatid ng mga mag-aay natin ng kalimutan. Ang Diyos sa mga mga kapatid. Ang napinawa ng Panginoon ng paghahay sa iyong mga kamay, sa kapalian niya at kalangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sa bayanan niyang banal. Ama namin ang Diyo. Maway mong hindi na aming mga itaya at paulakan mo ang pag-ahayin ang inihanda upang ang mga hakbong ng bawat isang nagbigay para sa kuhin ang panagpumalan ay magkabit na karagdagan o kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ang kasama ng mga. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Paasa po sa inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamat na